nagbabalik ko muli ang Jenny's Delicacies. Ngayon naman po, ituturo ko sa inyo kung paano mag-assemble ng isang chocolate moist cake. So, eto na po yun. So, let's start! Let's start na po. Yan, mas prepared ko po pag gumagawa ko ng cakes. Eh, pinaghati-hati ko na po bago siya i-bake sa oven ng kung ilang parts po ang gusto kong gawin o layer. Tulad po nito, tatlo po. So, bali po ang gagawin natin ay chocolate moist cake ang ating i-assemble. So, pakikita ko po sa inyo kung paano gumawa ng mag-assemble ng cake na chocolate moist. Yan muna. So, need po natin ng ganito. Lalagyan po muna natin ng kaunting icing. Bakit po natin lalagyan? Kasi po, para hindi mag-ibu-ibu yung cake pagka siya po ay ating pinatas na. Then, pag nag-bake po ako ng cake, nilalagyan ko po ng ganitong papel na ganito para hawag siyang dumikit at maalwan siyang alisin. Kita po nyo, basta ko lang po siya iginanon tapos inalis na natin. Yan. Para po madali po kasi pagka hindi po ganon, mahirap pong alisin para madali po kayo. Then nilalagyan ko po siya ng butter bago ko siya lagyan ng bali po, nilalagyan ko ng ganito yung mga tabihan pag nag-a-assemble ako ng cake. Dahil para kung sakali pong may mga malaglag na mga pang-assemble natin, madali po siyang tanggalin at saka para malinis na po agad siya. Makikita niyo po mamaya kung paano natin kung ano pong silbi niya. Parchment paper po pala yung tawag dito. Kasi Italiano po yung nasa isip ko kanina. Kaya sabi ko po papel. Pero parchment paper po. Ito, karta porno po ito po sa Italia. Then, lalagyan po natin. So, ito bali po yung ginawa ko. Konti lang. Hot water po ito na half cup. At tapos half cup din po na white sugar. Binabanya Maria po muna natin siya. Yung po ang tawag namin dito. Then, palalamigin nyo po ito bago po ito nyo gamitin sa lahat ng cake. Halos lahat ng cake na ina-assemble natin. Nilalagyan po natin ito para po maging moist siya, hindi siya maging matigas. Kailangan lang po ito ay malamig bago po ninyo gamitin. Yung pong asukal, kailangan to now. Medyo zero po siya. Ayan. Babasain lang po natin yung ating cake na ina-assemble na. Lahat po na ang parts niya. Yan. Then, yung kung sakali naman po para po wala po halimbawa kayong brush ito, gusto niyo po yung madali ang assemble dahil nagninegosyo po tayo, pwede nyo rin po siyang ilagay sa ganito yung syrup na ganito na sugar na ganito. Gaganon na lang po ninyo. Then, lalagyan po natin siya ng icing. Sa chocolate moist cake po, ang ginagawa ko na lang, isa na lang pong kulay yung icing. At ang pinagde-decorate ko na lang po ay yung mga chocolate. Bale, ito po yung unang
unang layer natin. Sa susunod, bale hanggang tatlo po siya. Yung second part po natin, second layer, paulit-ulit lang po natin gagawin yung kung ano yung ginawa natin nung una, yung procedure na ginawa natin. Kasi masyado po magtatagal yung video natin pag sinama pa natin. Ipapatong lang po ulit natin itong second part. Then ito pong chocolate syrup. Sa mga susunod ko pong vlog, ipakikita ko po sa inyo kung paano po gumawa ng chocolate syrup. Bale, cacao powder lang po ito at milk. Pag may natitira po, pwede po itong tumagal sa ref na mga 1 month. Basta isisild lang po ninyo. Naka-plastic po. Tapos lalagyan nyo po ito ng takip. Then lalagyan nyo po sa ref. Then icing po ulit. Then matapos po natin siyang ispread sa unang parte. Next, papatong po ulit natin yung second part. Yan. Yan. Then, paulit-ulit lang po natin gagawin yung unang parte sa second part na ginagawin natin sa pangalawa. Bali, yung second part po pala, yung pagkakaiba, unahin po, after po ng sugar syrup na ginawa natin, may spread natin, susunod po natin yung chocolate, yung pinakagitna, para po once na ginayat po siya yung cake, kakainin na, may nag-aagos pong chocolate. Tapos saka po natin papatungan itong icing. Ilang po yung pagkakaiba nyong gagawin for the second part. Yan, after po matapos natin yung second part, pinatong na po natin yung third part. So ngayon po, ating i-cover siya ng white icing, lahat po ng parte. Yan. I-spread po siya natin sa buong parte ng cake. Sa baba, sa taas. Ikot-ikot lang po. Yan, look po ninyo. Yung silbi po nito para hindi magdumi yung cake board. Kaya po siya nilalagyan ko ng parchment paper. Mamaya hilang-hilang po natin siya pag final na. Yan, bali po yung style ko. Ilalagay ko po dito yung icing. Depende na rin po sa inyo kung saan kayo komportable. Then, dinadala ko lang po siya dito pababa. Look po ninyo. Yan, para po makover natin yung lahat ng part ng cake. E-spread po lang natin siya. Ikot-ikot. Kaya ito po ay mas maganda talaga may ganito kayong patungan para iniikot-ikot nyo lang. Yan. Tapos na po natin siyang i-cover lahat ng white icing. Look. Cover na po siya. Pati mga tabihan. Lalagyan na po natin siya ng mga design. Kuha po tayo ng piping bag at nasen para po magkaroon siya ng design naman. Yan. So, balik kumuha po ako ng ganitong design ng nasen. Pag nag-design po ako ng ibabaw muna, yung ibabaw muna po ng cake, so, bali, ganito lang po. Yan. Pag nalagyan po natin yung kabila, dito naman po sa kabila. Para po maging pair. So, paulit-ulit lang po natin gagawin. Tapos, dito naman. Then, continuous po ulit. Yan, matapos po natin lagyan yung buong paligid niya. Bale, papalitan po natin siya ng mas maliit na tipo na ganito. Type pong ganito. Na design. So, kaya, ganito po yung ginagamit ko. Pag iisang kulay lang yung kaysa dun sa yung plastic po na ginagamit natin para nag-aising. Kasi po, para pipihiti lang po natin to para magpalit ng mga iba't ibang klaseng design ng nasal. And bali po, inaalis po natin yung pag binibili po natin siya, may ganito po siya, tsaka yung may plastic po na gano'n sa loob.
susuot po natin tong ibang klaseng design, then lalakpo natin siya ng ayos. Yan, bali higpitan lang po natin. Okay na siya. So may mga space po na ganito sa mga tabihan ng ginawa nating malaking flower design. So lalagyan po natin siya sa tabihan ng maliliit naman. Dire-diretso po yan hanggang sa matapos po natin yung lahat ng part. Then pag natapos po natin yung lahat ng part nito, ito naman pong tabihan ganito ang ating halagyan. Like lang po nito. Isa lang pong pisil ng itong ating pang icing para po mawalan siya ng pagitan. So natapos na po natin yung lahat ng part sa ibabaw. Look po nyo. Isa pong malaki, tapos isa pong maliliit sa tabi ng mga space na malaki din doon po sa mga tabihan. Ang sisimulan naman po natin ngayon, ito naman pong baba. Sa bali po dun sa baba, ito na rin po yung gagamitin natin. Kasi yung pagdi-design po ng cake, depende na lang rin po yung kung ano pong gusto nyo. Kasi pag nabili naman po tayo ng nacelle, and madami naman po siyang klase, pili na lang po tayo. Yan, ganito lang po yung ginawa ko sa baba. At buong palibot po natin, gaganan po natin siya. Yan, natapos na po natin yung pinakababang part niya. Ito po yan. So, bali po, yung ito naman, ginamit natin dito sa baba, papalitan po natin ng ganito. Yan. Nalagay po natin, then, tulad po ng ginawa ko kanina, higpitan po ulit natin. Yun naman po mga tabihan, nalagyan po natin ng design na paganito. Bali buong party po niyang cake din. Pakita ko po sa itsura. Yan. Yan, natapos na po natin ilagay yung tabihan niya. So, nilalagyan ko po ng ganito yung mga dulo. Para dagdag arte din po. Yan, tapos na po natin siyang i-cover lahat. Babat taas, tagiliran. So, it's time naman po, lagyan natin siya ng design ng mga chocolate. Yung pag-design, nasa inyo na po yun. Depende na po sa inyong gusto. Gamitin na lang po ninyo yung imahinasyon para mapaganda ang cake. At sapat na po yun. Hindi nyo po kailangan ng tutorial doon. So, ako po will try ang Ferrero na gawing pang ibabaw at saka ito pong stick na ganito. Yan. So, bale, lalagay po natin sa mga stick. Kahit po paano ilagay siya, okay lang po yun. Then, lagyan din po natin ng heart-shaped na Whopper. Then, yung ating pong Ferrero chocolate. Yan. Basta po sa tingin natin maganda siya. Okay na po yan. Lalagyan na po natin itong lahat-lahat. And pakita ko po sa inyo mamaya ang final product natin. Yan. Bali, nilagyan din po siya natin ng perline. Yung ganito pong silver. Tapos yung mga chocolate po, kinalat lang po natin sa ibabaw. Patapos na po tayo. Yan, bali po natapos na natin siya. Yung pong mga ginamit natin kanina, mga star-star, nilagyan ko po siya ng star. Hanong pong mga perlini na silver, pati po yung tabihan. Yan, ito po siya ngayon, ating final product. Gagamitin lang po ang imahinasyon. Then yan, okay na po ang ating chocolate moist cake.
po natin siya ng candle dahil pambenta po natin to. So, kiniyakan na rin po natin ng silver candle. Yan, ito na po ang final product natin. Sana po nagustuhan nyo. See you in my next video. Thank you po. God bless you all.